hirap sa kamay ng hipag. Kasama natin ngayon si Vanessa. Vanessa, ano ang ginawa sa'yo ng hilaw mong hipag? Binubugbog po ako yan. Binubugbog ka? Oo. Tapos, pinapalaba po ako ng damit niya. Sino ba yun? Si Ginny po, yung hipag kong hilaw. Ah, babae? Hilaw. Opo. Bakit ka sinasaktan? Bakit niya ginagawa sa'yo ito? Minakita po ako daw na may lalaki ako. Eh, hindi ko naman lalaki yun. Eh, customer ko naman yun. Customer saan? Sa Kalendaria, doon po sa Cagayan po. Cagayan de Oro? Okay. So, ang layo naman? Hindi, sa Cavite po. Ah, sa Cavite. Okay, so, ang sinasabi ay nagagalit itong hipag, hilaw mong hipag sa'yo dahil... Na may lalaki po. May lalaki ka. Okay. Eh, kinakasama mo yung kapatid niya. Saan galing tong balita? Sa kaibigan po niya, nagsusumbong po doon kasi kumakain po doon sa Kalendaria po sa ano tinatrabahoan po. Sa tinatrabahoan ko po. Ngayon, nagsusumbong doon na may lalaki daw ako, may kausap, ganun-ganun. Eh, customer ko lang man yun. Ngayon, pag-uwi ko, binubugbog ako ng hipag kong nahilaw. Paano ka binubugbog? Yun, hinihila ako pakalagkad doon sa labas. Tapos, pinagaano po ako ng mga bangko. Pinag-aampas. So, anong ginawa mo? Yun lang po. Lumayas na lang po ako para, ano. Gaano na kayo katagal ng kinakasama mo, yung kapatid niya? Ano? 2019 po. 2019. Tapos meron kayong mga anak? Oo. Ilan? Isa po. Totoo bang may iba kang lalaking karelasyon? Wala po. Eh, hindi totoo. Hindi po. So, sinasaktan ka rin nung kinakasama mong si Jose. Opo. Ano ang mga dahilan? Kasi, sabi daw niya, may babae din siya pinapatulog doon sa bahay. Eh, wala na daw akong karapatan doon sa bahay. Ngayon, gusto niya magganon sa akin. Sabi ko, ayoko po. Kasi, hindi na po yung magbigas yun sa kanya. Sabi niya, magganap po na lang po ng babae. Kaya, naghanap na lang po siya ng... Okay. So may iba na siyang babae okay. Ngayon na kinakasama. Wow. Siya ang hilaw na hipag ni Vanessa na nananakit daw sa kanya. Jenny Pasok. Ako pa sino ka? Magsinungaling ka pa dito? Ako pa pinapunta mo rito para ipadimanda mo? Bakit? Ano problema, Vanessa? Sino may problema sa ating dalawa sa inyo ng kapatid ko? Ako, kapatid ko, ikaw? Kapatid mo, kasi ikaw, may babae po siyang pinapatulog doon. Wala na daw akong karapatan doon matulog. Dati niya kinakasama yung binakaibigan lang yan. Dati niyang asawa yung kinakasama niya doon sa bahay. Wala na daw akong karapatan doon. Jenny, totoo bang sinasaktan mo si Vanessa? Nanghuli ko po siya na nalalaki po. Yung isang beses ko lang po siya sinaktan. Okay, kailan ito? Paano mo nahuli? Noong 8, nito lang po yun. March 8. Ano, paano mo nahuli? Marami na po na sa akin nagsasabi niyan, pero hindi ko na po yan pinarating sa kapatid ko. One time po, nahuli ko po yan sa may center. Sabi ko, anong ginagawa mo rito? Pa-check up daw po siya. Di ngayon, yung kasama ko po sa center, sabi niya, drepeng ako 10 piso, pambili ng sigarilyo. Nangingi siya doon sa may lalaki. Hindi naman po, hindi ko po siya kilala, kahit po yung kaibigan ko, hindi po namin kilala. Nagulat ako, nangingi po siya doon ng barya para pambigay ng sigarilyo sa kaibigan ko. Dito po, yung time po noon, hindi ko na po sinabi sa kapatid ko dahil gulo lang po, ayoko po mangyari yun. Pangalawa po, nahuli ko ulit siya sa palengke. Yan, tulad niyan, face to face tayo nakita sa palengke. Natarantak kang umuwi, dahil alam mo, pauwi na ako ng bahay. Anong sabi mo sa ano ko? Sa mga kapatid ko, magpapalit ka lang ng damit, eh anong oras ka na uwi ng bahay? Hapon na, umuwi ka, alas 12? Natangali? Vanessa, ano ba ang nangyayari talaga? Totoo ba ang binibintang sa'yo? Hindi po okay. Yung totoo yung mga sinasabi niya. Bakit sa tingin mo ginaganyan ka ni Jenny? Bakit ka pinagbibintangan? Ayaw kasi niya sa akin yung hipag ay yung... Ayaw ko sa'yo. Matagal na kita pinalaya sa amin. Ilang taon na ang anak mo? Apat taon na. Kaya ginagawa ko yun para, ano, para makalis ako doon sa bahay. Oh, di sana naman mo pa ginawa yan.
Ginawa ko naman yun eh. Ay, hindi mo ginawa. Doon ka pa sumisiksik. Ang ginagawa mo, lumalayas ka ng ilang araw, dahil mabalik ka na naman. Anong ginagawa mo? Para usang bahay? At so, pa po si yan. Vanessa ba ay nakakatulong sa loob ng bahay? Ay, hindi po. Kahit pa pinansyal, wala po yan binibigay. Diaper, gatas, panlamo ng anak niya. Sa kapatid ko pa po yan. Ang kapatid ko po nag-maintenance sa po yan. Nagpapatak pa po sa mata dahil operado yung isang mata. Alam na po yan. Wala po siyang binibigay kahit ito, ano. Ba ito, Vanessa? Hindi po yan totoo. Sa akin po yung nanggagaling yung pambili ng diaper, gatas po, lahat yung pagkain doon. Okay, pero Vanessa, bakit, sorry ha, kasi nalilito ako dito kay Ate Jenny. Ikaw ba ay tumutulong din sa gawaing bahay? Opo, opo. Lahat? Lahat. Paano kang sabi mong gumagawa ka sa tulong bahay, Vanessa? Damit nyo na lang. Hindi nyo pa sinasama damit ng kapatid ko para sa paglalaba. Tapos sabihin mo sa akin, pinaglalaba mo ako ng damit. Binabayaran kita dahil sa iyo, mga ate. Ako na mag-extra ng damit mo para meron akong pang ano. Totoo ba yan? Diba? Hindi po yan totoo po. Anong ako totoo? Ako po naglalaba po yun sa mga damit niyang sa kapatid niya. Sa amin lahat po yung mga ano, mga damit. Ako po naglalaba. Nandito ka na, nagreklamo ka na, nagsinungaling ka pa. Sinungaling po siya. Hindi po yan totoo yung mga sinasabi niya. Saan ba kayo nagkakilala ng kapatid ni Jenny? Unang-una nakilala ka ng kapatid ko, may unang anak ka na. Oo, totoo yun, may anak ako. Pangalawa, buntis ka, doon ka kinasamaan ng kapatid ko. Pinagsamahan ka. Oo, totoo yun. O saan ka nakilala ng kapatid ko? Karinderya pa rin. Sa kalinderya po yun. Huwag mo akong lolokohin. Karinderya, ng anak ka na. Dalawang taon ng anak mo, doon ka nagkarinderya. Oo. Masabihin mo, buntis, pinakasamahan ka ng kapatid ko? Hmm. Okay. Hindi naman pinakasalan. Pero Ate Jen, Jenny, ano nangyayari kung siya ay pinakikisamahan ng kapatid mo? Hindi mo ba type si Vanessa? Hindi mo siya gusto para sa kapatid mo? Hindi naman po sa hindi ko po siya type. Hindi mo siya gusto para sa kapatid mo? Kasi ang kapatid mo, di ba? Kasi po layo na agot nila. 67 years old na po yung kapatid ko. Ilang taon lang yan? 27 anos lang po yan. Tawagin natin ang kapatid ni Jenny na kinakasama ni Vanessa. Jose, pasok! Mang Jose, diretsahang tanong po. Sinasaktan niyo rin daw ho si Vanessa. Minsan, hindi ko namapigil ang galit. Okay. Kaya ako nagagawa dahil sa binabastos niya ako. Okay. Jose, bakit ho kayo ay, ilang taon na ho kayo nagsasama ni Vanessa? 5 years. 5 taon. Kayo ho ay may anak. Ano ho ang nangyari ngayon at kayo ay nagkagulo? Ano po ang pinag-umpisahan nito? Yung mga marami akong kilala, mga kaibigan na nakakita sa kanya, na may kausap nga siyang pirming lalaki. Siguro naman nung unang kita nyo o mga unang kita nyo sa inyo, hindi naman kayo galit, no? Hindi. So, ibig sabihin, magkasundo, may punto sa buhay nyo na magkasundo kayo. Opo. So, ano yung parang, ano yung araw saan na nag-umpisa? Nagsimula? Para lang makita natin yung saan galit. Saan nag-umpisa yung ano galit? Ano talaga yung pinasimula, natatandaan nyo? Dito lang po yan eh. Yung sa tismis mo na may lalaki, tapos sa huli ko pa po. Nahuli mo. Okay, so nakita mo kasi, yun yung kinikwento mo kanina, na eksaktong nahuli mo habang ikaw ay may inutos, tama? Ano ho ang pwede nyo maging katibayan na kayo ho ay niloko? Dahil minsan, pag kami nag-aaway, siya na rin nagbabanggit sa akin na meron siyang batang-bata pa. Tapos, ito pa ang isa. Ikaw kasi matanda ka na. Babaho ka na. Dr. Love! Salamat po, Mama Carla. Magandang umaga sa inyo. Alam niyo mga kapatid, inoobserbahan ko si Vanessa, yung mga attack sa kanya ni Jenny, sa isang normal na taong katulad natin, tatayo na yan, magde-defensa yan. Napunan niyo, hindi niya kayang defensahan yung sarili niya. At itinatanong ko kay doktora, dahil siya ang psychologist, sa tingin mo ba may kulang kay Jenny? Kasi ang tingin ko sa kanya, intellectually,
challenged. In other words, sa salitang Tagalog, tatanga-tanga. May konting katangahan si Vanessa. Yun ang tingin ko. Kaya miski anong accusation sa kanya, naawa ko. Hindi makadefensa, kagano'n lang siya. Kundi tanongin ni Mama Carla at hindi bigyan ng pagkakataon, hindi pa siya magsasalita. Something is terribly wrong with her. Pero tinitingnan ko rin ang mga pagtitiis ni Vanessa sa inyong pamilya. Kay Jenny. Si Jenny, naunawaan ko, kapatid ka eh ni Jenny. Ipagtatanggol ka niyan. Diba? Totoo yun. Alam mo, kung ayaw mo na sa babae, palayasin mo. Kasal ba kayo? Sa makatwid, ilang taon kayo nagsasama? 5 years. 5 years kayo nagsasama. 5 taon mo siyang ginawang katulong, tagalaba, taga-plancha, taga-linis ng bahay. Ngayon, sinasaktan mo. Kung hindi mo na mahal, palayasin mo na. Pawalan mo siya. Kasi hindi alam nito ang kilos na dapat niyang gawin para sa kanyang sarili. Kulang eh. Hilaw. Jenny, hilaw ito. Hinahangaan kita doon sa iyong pagmamahal sa mga bata, pero hindi ko pa rin ma-justify kung bakit kailangan gulpihin o saktan o maging physical sa kanya. Vanessa, ikaw ay may ibang kinaumalingan lalaki, hindi ka naman kasal sa kanya. Sir. Patunayan mo, bumukod ka na at sumama ka doon sa lalaki kung gusto mo. Maraming salamat, Mama Carla.